And opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect the host, the show, the management, and this station. Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayun din sa pagbibigay ng mga kalaman ng kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde! Magandang hapon po sa inyo lahat, mga minamahal kong kadiskarte. Kumusta po kayo? At syempre, welcome po dito sa ating studio mula sa Kalakhang, Maynila, Elizalde Broadcasting po. At ang inyong lingkod sa programang Kadiskarte, Mel Elizalde po. Welcome po kayo. Ngayong araw, wow! Unang araw ng Disyembre. Ano? 2021, no? December 1. At syempre, araw ng Wednesday, Baklaran Day. Wow! Alam niyo po tayo mga Pilipino, lahat po ng mga araw ay may mga meaning sa atin. At lalo na when it comes to religion, di po ba? Pag araw ng Wednesday, Baklaran Day, Friday, Quiapo Day, etc. No? At talagang galing eh, no? Talagang masunurin at ika nga eh, religious ang mga Pilipinos. Kahit saan po tayo, tayo po ay kinagigiliwan ng mga tao sa mundo. Mostly, na po, bihira. Kaya pag meron pong isang Pilipinong nakagawa ng hindi maganda, ay nako, lalo na po sa ibang bansa, alam nyo, this is my experience, no? When I was in the United States, iniingatan po natin kasi do, pag nagkaroon kayo ng mga violation doon, hindi po ang tatanungin agad sa inyo eh, what's your name? No, ang tatanungin agad eh, where are you from? Kay Pais, yung ganyan. Ibig sabihin, taga saan ka? Anak ka ng tatay mo. Di mo ba? Pag may violation. Ngayon, pag maganda rin ang inyong ginawa, eh lalo namang mababantog kayo. Di po ba? At ang ating ating pong bansa ay kasama natin sa kabantugan. Walang iniwan ho kay ating Senador Manny Pacquiao. Di po ba? Kaya lalo tayong nakilala dahil sa siya ay isang magaling na boksingero at pinakamagaling na siguro. Di po ba? Kaya lalo tayong nabantog at pag sinabing Philippines, oh, from Manny Pacquiao country, ganyan, di po ba? Talagang, pagka sikat po tayo, talagang sikat eh, hindi lang sikat chupoy, talagang sikat. Pero tandaan nyo, mga minamahal kong kadiskarte, naalala nyo po ba nung mga way, way back, several years ago, na kung saan nabantog po yung mga tinatawag na yun po bang mga nagpupunta sa Japan, mga Japayuki, bansugan, bansagan nila, no? Ah, Japayuki yan. Kasi po,
ang mga kabataan natin yon, yung magaganda, medyo magaling na kumanta, ganyan. Nagpuntahan sa Japan kasi noon sa POEA, pinapa-interview nila, tapos nagkakaroon ng ikangaho yung tinetesting sila how good is he as a singer, ganon, di po ba? At saka pala sila pinadadala. But marami pong mga usap-usapan na ang mga singer daw po natin ay nag-iiba ng mga trabaho pagkagabi, no? Kaya binansagan silang Japayuki. Kung kaya't naging tatakpo yun ng mga Pilipina na yung mga musikero natin noon ay nagkaroon ng ganong batik na kung saan hindi natin alam kung may katotohanan o wala, no? Subalit there comes a time na medyo hinigpitan ng POEA ang paglabas ng mga batang singer noon because of this na mga pangyayari, no, kung natatandaan nyo. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, mga kadiskarte ko, ang anuman po nating ginawa, gagawin, lalo na po kung tayo po ay nasa labas ng ating bayan, we should be very careful kasi nga po hindi lamang ang ating katauhan ang ating dadala-dala, kundi ang ating bansa, no? Kasi sasabi, Pilipino yan, ganyan. Hindi po ba? Kaya nga, bawat isa ho na makapagbibigay sa atin ng katanyagan bilang Pilipino, makapagbigay ng kabantugan, masasabi natin sila ay mga hero natin. Kasama na po siyempre ang ating magiting na senador si Manny Pacquiao, na kung saan hindi lang siya nabantog as a senator but as a boxer, no? Talagang hindi lang basta boxing, 8 divisions po ang kanyang hinawakan kung matatandaan nyo. At sabi nga ho, hindi basta-basta ang karangalang ibinigay niya at inihandog niya sa bayan. So, yan po, napag-uusapan natin ang ating pong mga kababayan na kung saan nagbigay po ng mga karangalan sa ating bayan. Hindi lang sa larangan ng sports, sa karunungan, sa beauty, no? Mga beauty contest natin, di po ba? Di, kung nyo pong matatandaan, ang marami hong Pilipina ang naging Miss Universe, di po ba? Kaya tayo po ay nagagalak at ikinararangal po natin silang lahat at sumasaludo po tayo at syempre nakakintal na yan sa ating utak. Whereas, kung tayo naman po ay nakagawa ng hindi maganda, isang batik sa ating bayan, hindi lamang ikaw sa sarili mo, kundi parang sa, hindi po, kasama ang ating bansa, no? Nakakahiya po at kung hindi pa man napapatunayan yung akusasyon sa'yo, the fact na you will be accused by something illegal or whatever, well, there is something different, di po ba? At katulad nga ng sinasabi natin, kung may usok, may apoy, di po ba? Kasi alam nyo, lalo na po sa Amerika, pagka kayo po ay nagkaroon ng mga violation doon, more so kasi mabibigat ho silang kumuha ng mga evidences, di ba? At saka pag napatunayan, kahit sino ka pa, boom, ayos ka. Kaya lang, maikumpara ho natin dito sa atin, nakakasama po ng loob, kaya marami po ang nagsasabi kahit na po yung mga mambabatas natin, naririnig natin sa kanila at yung pong mga marurunong na tao at yung mahihirap lalo, sinasabi iba ang batas sa mahirap at sa mayaman. Napakaganda po ng ating mga batas na ginawa ng ating mga mambabatas, but the thing is the implementation is not the same at all times, no? You know, yung problema sa atin eh. Kaya marami po ang nangangako sa ating mga presidentiable, opo, naririnig po natin na pag siya naging presidente, ganito gagawin niya, ganito niya. Hari nawa po, gawin niyo, no? Sana po. Dahil kailangan po natin ngayon ang isang magiging presidente na talagang ika nga ho, para pa sa bayan, mahigpit na mga batas
para sa lahat, di po ba? Na kung saan pantay-pantay ang pagtingin at hindi sino, yung bang sisinuhin ka, di po ba? May pera ba yan? Parang ganun. Pagkatapos, pagdating sa mataas na kapulungan, eh, alam niyo na, no? Nakakasakit man po mangyari, marinig natin yan. Well, marami pong mga pagkakataon ng ganyan ang nangyari at tayo po ay nalulungkot. So, ngayon po, mga ka-direkskarte natin, alam niyo po, all the way from Santa Rosa, kararating ko lang po. Meron po ako, pinuntahan ko po yung isang anak ko na medyo mahalaga yung aming meeting. Eh, ayoko mag-absent kasi kahapon wala tayo dahil pesta opisyal, di po ba? Alam niyo po kasi itong ating inupahang studio, meron po tayo ritong pinirmahan na pag every Sunday and holidays, sarado ang building. Hindi lamang po studio natin, kundi lahat po. Lahat ng opisina dito sa building na Trinity na to. No. So, wala ho tayo pagka pesta opisyal. So, ako po, hindi naman sinasadya yung aking meeting doon, naging Merkules. So, madaling araw pa lang ho. Ako po ay nagpunta na ng Santa Rosa at nakarating ako roon. Natapos ang usapan namin hanggang dumating ako roon, mga mag-8 na. At syempre, natapos ang usapan, 11 o'clock na. I have to take my lunch doon, sabi ng anak ko. Sabi ko, wag na anak, nagmadali ako kasi baka hindi ako makarating ng tama sa studio. At syempre po, ako po yung magbabasa pa ng aking i-report sa inyo. At maghahanda pa, syempre, para magmukha naman akong tao sa... sa Facebook, di po ba? O, kaya pinipilit po natin lahat ng bagay para makasama ko po kayo, maging masaya tayo, magkabalitaan, at magpalitan po tayo ng kuro-kuro. At kaya sabi ko po, mga minamahal kong kadiskarte, kung meron po kayong nais na i-share, please don't hesitate to call us. Our landline number is 8820-3805. Ayan po ha, nasa natin 8820-3805. Ayan, andyan po sa ating board. So teka muna po, John Hernan is watching. Thank you very much, Mr. John Hernan. Yung Karel Yasser, thank you very much for watching. Thank you, thank you. So balik po tayo, diba pinag-usapan ho natin yung mga nagbigay ng karangalan sa ating bansa, yung mga tao na kung saan galing sa ibang bansa na nabantog doon bilang isang Pilipino, na tayo po ay kasama sa kanilang kabantugan. Tandaan niyo po yan, ha? Basta Pinoy nagbigay ng magandang imahe sa ating bayan, palakpakan po natin. Ayan. At tayo po yung sumasaludo sa kanila. Subalit, ang masakit kapag ang Pinoy ay nabantog, na ika nga ay nakagawa ng hindi maganda, bagamat hindi pa final ang ika nga ay ang akusasyon, para tayong napapahiya na, di po ba? Oh, ito po ang ating tatalakayin ngayon. Ito siguro lahat po nitong ating tatalakayin, lahat po ng Pilipino ay nakatutok dito. Ang ating pong ngayon, ang ating title ngayon ng ating paksa ay Kibuloy, Tagilid sa Sex Trafficking. Bigat, no, sir? Bigat, sir? Moms, di ba? Bigat? Considering that Mr. Kibuloy ay isang isa siyang ministro sa Kingdom of Jesus Christ, no? Sa founder siya ng isang sekta na reliyon. Yun nga po yung Kingdom of Jesus Christ na nasa nahaharap sa sex trafficking. Mga isinumiting ebidensya para sa kanyang extradition. Alam po ba niyo yung extradition? Bagamat siya ay inaakusahan doon sa Amerika, wala siya doon, ano? Pagka nabigay na ho yung extradition niya, nandito siya sa ayot sa gusto niya, papupuntahin ho siya doon sa Amerika. Sabi nga po ni Justice Secretary Menardo Guevara,
Sa ngayon, wala pang natatanggap ang DOJ ng anumang kahilingan mula sa US government hinggil sa kaso ni Kibuloy. Pero kasi alam niyo po, ang Amerika, hindi ho basta-basta nagkakaaso yan. Yan ho ay maingat at talagang fully documented ang mga ika nga ay pag sila'y nag-akusa. Alam niyo naman ang Amerika, wala tayong kaligtas sa dyan. At sila po, kahit na sino man sa kanila masagasaan nila doon sa kanilang bansa, kasi matagal din po akong nagpabalik-balik dyan, 9 beses halos, no? Kaya alam ko po, kaya ako sa pagmamaneho ko nung during my stay in America, I'm so very, very careful. Kasi po, pagka nagkaroon kayo ng violation sa driving pa lang, oh, hindi kayo patatawarin dyan. Fine! Pain ka agad, bayad. At kapag kasunod-sunod ang inyong mga ika nga ho, violation, there will come a time na hindi na kayo kakansilin po ang inyong driver's license. O, biro nyo, pag nakansil ang driver's license nyo, para kayo naputulan ng isang kamay nun. Kasi po, when you are in America, you have to know how to drive and you must have a driver's license. O, di po ba? Pero ikumpara natin dito sa Pilipinas, hindi naman ho natin sa tinutuligsa. Several years ago, hindi ko po sinabi ngayon, ha? Ngayon talagang wala nang makakaligtas. Nung araw ho, maraming sabi-sabi na maraming fake na driver's license, punta ka lang sa rekto, ayos na. At sabi pa ho nung iba, nagbibiro. Sabi niya, kahit daw bulag, pwede magkaroon ng driver's license. Wow! Di po ba? Nakakatawang nakakainis ho yan eh. Di po ba? Ibig sabihin, talamak ho yung mga ganyang mga ipamamaraan, pero not now. Saludo na po tayo sa LTO, no? Land Transportation Office, kasi sobra na hong higpit at pinagse-seminar pa nila sa mga accredited na mga ano po, yung mga nagtuturo ng driving, no, test. At syempre kailangan na may certificate kayo doon at i-tsaka i-submit sa ika nga sa LTO. Noon kahit wala kang ganun, okay, may kaibigan ka, driver's license ka na. Naalala ko tuloy pa nung nag-apply ako ng driver's license sa America. In particular dito sa East Coast, sa West Coast, meron din ako sa California. Sinabi ho sa akin nung nagbibigay ng application, "Do you have a driver's license in the Philippines?" Sabi niya sa akin, Yes, I have." Sabi ko, "You must be a hell driver." "I am," sabi ko na. Siyempre magyayabang din kayo para lang ma-aprobahan kayo. Pero nung binigyan ako ng test, 3 beses so akong bumagsak sa actual test bago ako nakapasa. Pero yung written, aba, isa lamang po. At kinongratulate pa ako ng examiner. Sabi, "Congratulations! You get the flying colors sa aking written test. Oh, thank you very much." So, pero sa actual, 3 beses. Oh, hindi mo nakakaya yan. Basta ang malaga, nakapasa ako, no? So, balik tayo dyan. Doon sa ating mga pinag-usapan na ang mga Pilipino nagbigay ng katanyagan, ay tayo po ay sumasaludo at kasama po ang ating bayan na ikaw mo nagsasaya at kasama sa tagumpay ng bawat isa. No po? Pero kapag ka ang isang Pilipino ay hindi po nabigyan ng ganung pagkakataon, bagkos ay nagkaroon pa ng kaso, katulad po nitong balik mo yung title natin, anak, Kibuloy, tagilid sa sex trafficking, mabigat ho yun. Sinasabi po, sino mang lumabag sa human trafficking nakaharap sa multa na 500,000 to 1 million at pagkakulong na hindi bababa sa 15 taon.
Wow, bigat ano? Noong 2019, kung matatandaan nyo po, iminungkahi ni President Duterte na non-available ang mga pasaway sa child trafficking. Alam nyo po kung inyong matatandaan, si Pastor Kibuloy ay friend na friend. Yan po siya, oh, nakapute, no? A very close friend na ating presidente. In fact, siya po yung spiritual advisor. Di po ba? Spiritual advisor. At sabi po, kinasuhan ng federal prosecutor si Kibuloy at ilan pa nitong opisyal ng Kingdom of Jesus Christ noong nakaraang buwan sa Los Angeles, California, USA. Pagpipilit sa mga ang mga kaso niya, pagpipilit sa mga minor de edad na nilang biktima na nakipagtalik sa religious leader. Wow. Mga kaso ni Kibuloy sa US, man, sex trafficking by force, fraud and coercion. Ano po yung coercion? Pamimilit, no? Sex trafficking of child, conspiracy at cash smuggling. Bibigat po ng kaso, di po ba? Oh, ito pa po ah. Kung matatandaan nyo po, ito and I quote, sinabi po ni Kibuloy. Bago po yan pag-usapan natin, ito po si Pastor Kibuloy is a self-proclaimed appointed son of God according to him. Teka, sandali lang, mapag-usapan lang ho natin. Sigurado po marami mga sekta ng reliyon, hindi lang po ng sekta ng reliyon, kundi yung mga taong ika nga nagbabasa, may pananalig sa Panginoon. Sigurado hindi po tayo sold dun sa sinabi niyang siya ay appointed son of God. Well, sino siya para magsabi noon? At sino nagsabi sa kanya? Para ho tayong ginawa tayong ika nga, gago nun, tanga tayo, hindi ba tayo nagbabasa? Huwag naman ho ganyan, ano? Sabi pa niya, ito pa ang nakakatawa ang sinabi niya. Sabi ho niya, he warns of much worse than Omicron virus kapag daw ang persecution sa kanya ay hindi in-stop. Wow! Alam niyo po, ang mga nangyayari dito sa mundo ay ang nakakaalam ang Diyos. Sabi po ha, Gerald Molina is watching. Thank you for watching, anak ha. Thank you for watching. Oh, ano sabi mo niya? Mas matindi para ho sa Omicron virus. Alam niyo po yung Omicron virus, yan na naman yung nanatakot natin eh. Galing daw po yan sa Africa at mas matindi kaysa sa COVID-19. Well, ang Diyos po ang lahat ng nakakaalam. Pero po ang nabibisaya, tuloy ako. Pero po ang nakakatawa, yung sinabi po ni Pastor Kibuloy, nang sabi niya, mas worse daw sa Omicron virus kung hindi titigil ang persecution, kung hindi patitigilin ang persecution sa kanya na ginaganap sa Amerika. Well, bakit po? Gagawa-gawa ang kasalanan, tapos gaganyan ka. Naalala niyo po ba yung ating bantog na anong tawag natin kay Vice Ganda? Isang magaling na magpapagpatawa, no? Comedian. Nung bago pa ho karoon ng COVID-19, bago tayo ma-lockdown, parang biniro ho niya si Pastor Kibuloy. Sabi niya, sige nga, sanabi mo, ikaw ang nagpatigil ng lindol sa southern part of the country, no, sa summer parang doon kung saan. Sabi niya, sige nga, patigilin mo nga yung traffic sa EDSA. Sirari ng ulo nun. Diba? Napikon si Pastor Kibuloy. Sabi niya, hindi lang yung traffic, papano, maghintay ka, pati yung studio nyo.
Ayan, kaya nga ho, ang ABS-CBN biglang napa-stop. Kaya medyo natameme yung ating great comedian na si Miss Vice Ganda. Pero eh kasi oh, nakakatawa naman eh, hindi po ba? Eh syempre, alam nyo, malakas ang loob nitong mga ito dahil tanyag sila, pwede silang mag-comment-comment ng ganyan. Pero tayo po ay malayang pamamahayag dito sa Pilipinas. Eh wag po kayong magagalit, ito po ay base sa mga sinasabi po ng ating mga kababayan, no? Natatawa po eh. Kasi biruin mo, sabihin nyo na mas much worse daw ang mangyayari kapag hindi pinatigil ang kanyang persecution. Mas worse pa daw. Ano ba siya? Siya ba ang Diyos? Oh, isa lang po siyang tao. Wag nyo hong pangunahan ng Panginoon. Utang na loob lang, no? Kasi wala pong mas makapangyarihan sa ating Panginoon kundi siya lang. Kung tayo po ay nagkamalman ng salapi, bahala kayo. Tingnan nyo kung madadala nyo sa hukay ang salapi nyo. At kung hindi, puro kahihiyan lang ay bibigay sa inyo. Kaya ang Panginoon, huwag nyo hong kalilimutan. More so, nagkakalat po kayo ng sinasabing salita ng Diyos, no? Ika nga, balintuna ho dun sa na pinagagagawa niyo. Bagamat, hindi pa ho, ika nga eh, wala pang finals. But the thing is, alam niyo naman ng Amerika, hindi lang mag-aakusa yan, kundi magangalap pa yan ng mga ebidensya and they are really prepared and ready. Kaya ito po, tayo pong mga Pilipino ay nangangamba para kay Pastor Kibuloy sapagkat hindi lamang po ang sarili niya ang nalagay sa kahihiyan, kundi sa palagay ko po ang lahat ng mamamayang Pilipino sapagkat kinakatawan niya rin bilang isang Pilipino ang ating bansa. Hindi po ba? Kaya nga po kanina sa discussion natin, ang magandang ginawa mo at nabantog ka sa ibang bansa bilang isang Pilipino ay parang isang koronang ibinigay mo sa bayan mo. Hindi po ba? So palakpakan po natin ang ating mga Pilipinong nagbigay ng karangalan sa ating bayan at doon naman sa mga nagkalat. Bakit ho ganun? May nagkakalat pa kasi eh, no? Pero hindi ho natin akalain sapagkat malaking tao. Ibig sabihin, somebody, kilala, ganyan. Tapos, maakusahan ng ganyan. Kung natatandaan nyo po, nung nanggaling ho siya sa Amerika, nung several years ago yata, ay naakusahan siya ng pagdadala ng maraming perang dolyar, hindi po ba? Pero medyo hindi pa masyadong malinaw ang nangyari doon, biglang nawala na lang ang issue. But then ngayon, ibinabalik, sinasabi nga po ang mga kanyang mga kaso sa Amerika ay sex trafficking by force, by fraud and coercion, sex trafficking of child conspiracy, at cash smuggling. Bigat, di po ba? So, sa ganung mga bagay, tayo pong mga kapwa Pilipino, hindi nga po tayo natutuwa eh, no? Lagi na lang siyang laman ng pahayagan. Araw-araw, laging nandyan siya sa mga bahagi ng pahayagan. Tapos, galit pa siya at nagbibigay siya ng mga statement na kung saan ay katawa-tawa. Hindi po ba? Katulad ng sinasabi niyang pag hindi raw hininto ang pagpapapersecute sa kanya o pag-uusig ay mas masahol pa daw sa Omicron ang mangyayari sa mundo. Well, sino ka? Diyos ka ba? Ayun lang po ang tanong ng mga Pinoy. O, sabi po rito ni Gerald, John Hernan is watching. Thank you very much. Okay. Yan po, mga minamahal ko ang mga taga-subaybay.
Ako po ay nagagalak, nakahabol ako sa ating oras ng talakayan ngayon dahil nga all the way from Santa Rosa, Laguna, I have a meeting with two of my sons doon. Eh, kailangan ko pong pumunta, no? So, bago po tayo mag-iwahiwalay, nais ko pong batiin yung mga kaibigan natin na kung saan ay talagang hindi sila lumilimot sa atin. I want to greet Miss Vilma De Jesus of Fresno, California. Hello, hello, Vilma. Kaya mo at malapit na matupad ang mga dreams nyo. Na. Okay. At siyempre, si my good friend Mary Antoinette Lainez. Ako, maganda pa rin pag nakita nyo yan. At saka, sabi, ito po, kung kayo ay magpapatahi ng mga gowns o whatever, kahit anong klaseng damit, kaya ho nito, magaling ho na ano ito eh, dressmaker. At saka, pag nakita nyo siya, eh, hindi kataka-taka kasi magandang babae ho ito at the same time, eh, posturyosa. Bagay ho sa kanya yung profession niya na dressmaker. Oh, hello sa'yo ha. I will visit you on Sunday. At syempre, sa atin pong mga kaibigan dyan sa Amerika, kumusta kayong lahat po dyan? Sana po ay hindi kayo nakakalimot. Kahit hindi po tayo nagkakausap, nandito po kayo sa puso ko, syempre. Alam nyo na yan. I want to greet my friend Cholay and her husband, Hill Ontiveros from San Jose, California. Hello, hello. Opo, at ang mga kaibigan natin dyan sa California rin. Mga dating classmates in the high school, Miss, ano nga ba yung pangalan? Miss Mangahas. Oh, yan. Oh, kumusta na ang husband mo? Magaling na. Nakikita ko sa Facebook. I'm happy for you, no? Okay. At syempre, yung mga co-teacher ko dyan, na nandiyan dyan din sa California, Miss Gloria Banawel. Oh, how are you? How are you? And from all the way from Canada, my former classmates in high school, okay din po. Pang beauty contest hanggang ngayon, si Miss Estrella Angeles Rodriguez and his husband Moy, and of course my good looking former classmates also in the high school sa California, Mr. Eddie Erhina. Oh, so sorry, hindi ako nakakasagot sa mga text kaya nagsawa na yata ng kat. Eddie, kumusta sa wife mo at sa ang gaganda ng mga apo mo, no? Okay. Sana ay nasa lagi ko yung mabuting kalagayan at carry on. And don't forget to like and share our Elizaldo Broadcasting and follow us in our YouTube and Facebook channel. So, hanggang sa muli po, minamahal kong kadiskarte. Huwag niyo pong kalilimutan ang kadiskarte niyong Mel Elizalde na lagi pong masaya kapag kayo po ay nakakasama ko. Kaya nga po, kahit nagaling ako sa bundok ng Taralala, kanina pang umaga, alas 4 pa lang, oh, gising na ako, anak ng tinapay. Oh. Pero, talagang pinilit ko po na huwag akong matrapik at makarating sa Manila before 1 o'clock. So I have to prepare everything para makasama ko po kayong muli. Kaya eto po ang inyong lingkod, kasama kayo, at syempre binabati ko po si yung atin pong mga kasama dyan sa San Pedro, Laguna, atin pong mabait at masipag na chairwoman, si Ma'am Kitty Campos. Yeah. Kumusta po kayo, Ma'am? So, hanggang sa muli, mga minamahal kong kadiskarte, lagi ko pong pinapaalala sa inyo, at syempre, laging sinasabi ko sa inyo na I love you all. Bye-bye.